Hello guys, good morning. Andito naman ako ngayon sa inyong harapan para magbigay ng reaction tungkol doon sa part 3 face off ng YouTube vlogger ni at ng kanyang driver pati ni SG. Yan 'di ba? Ang daming mga poser ngayon, guys. O hindi natin malalaman kung totoo yung poser na yun na naggawa-gawa ng account ni Mang Jun para siraan siya doon kay Master Kit. Tapos, yun naman ang nakalagay doon sa account. Ang mga convo nila is talaga namang nakakasakit. Kung, kasi ako magulang ako, ha? May anak din ako, babae. May anak din ako. Tapos, yun ang hindi ko na isasabihin kasi sobrang malaswa ang sinasabi doon ni Mang Jun, pati kay Mang Vena. Okay lang si Mang Vena kasi matured na siya or hindi matagap ni ng mga netizens at lalo na ni Idol Rafi is yung ang bata si Kiyomi. Naawa ako sa bata pati si kahit sino namang magulang, 'di ba? Didepensahan talaga ang anak nila. Tapos, ito naman daw, sabi ni Mang Jun, na sabi daw ni Master Kit, na tuwing may maganda daw na fan, yun lang daw ang lalabasin ni Master Kit. At ito naman si Master Kit, syempre, dininay niya yun, hindi naman wala namang puweba na nagsabi siyang ganun. At isa pa, ang bahay ng pamilya nila is andun ang asawa niya. Paano din naman niya masabi yun, di ba? Kung ganun ang sinasabi ni Mang Jun, paano naman may prove na ganun talaga ang sinasabi ni Mr. Kit? Iba-iba ang mga version nila ng mga sinasabi. Marami silang mga sinasabi. Tapos, ito pa, parang sinet up lang daw ni Mr. Kit ang gwardiya na bugbugin para mabugbog o para madagdagan daw ang subscribers ni Mr. Kit. Ang daming mga istorya na nadagdagan. Lalo na yun naman, meron na naman yung sa account ni Mang Jun na sinasabi gani daw niya na poser daw yun, hindi daw yun siya. At ngayon, ipapa-lie detector test silang tatlo kasama na ang security guard. At yung ipa-cybercrime, parang ipa-check yata yung account na yun kung nagtutugma ba doon sa account ni Mang Jun, kung totoo ba na si Mang Jun yun. Malalaman ngayon kung sino talaga ang sabi sa kanila ng totoo. At ito pa, maayos naman daw ang pagkasabi ni Mang Vena na paalisin si Mang Jun. Kaso lang, pinost kasi ito ni Mang Jun sa social media. Sana wala nang ganun kasi private nila yun na kaya doon ang public dahil pinost ni Mang Jun sa Facebook niya yung sulat ni Mang Vena. At isa pa, yung ito, wait lang, pinapanood ko kasi siya. Binandaw si Mang Jun sa bahay nila. Hindi na siya pinapapasok dahil nga daw pinost ni Mang Jun yung sulat ni Mang Vena sa kanya. Ayun. Tapos, yung mga poser nga, dinilinay ni Mang Jun na hindi sa kanya yun. Yun, ipadlay detector test na sila ni Idol Rafi. Naawa ako sa, kung kayo naman, di ba, kung may makabasa kayo ng mga comment na gayon, no, mga chat na gayon sa conversation, di ba, kahit sino magulang magagalit sa mga pinagsasabi ni Mang Jun doon. Wala akong kinakampihan, guys, ha? Wala. Nag-react lang ako sa isang video. Wala siya. Yung kinukuha ni Mang Jun yung seldo niya sa YouTube. Parang hindi pa yata binigay ni Master Kit. Hindi daw siya pinapasahod sa YouTube. Diba sabi ni Mang Jun, hindi siya pinapasahod sa YouTube. Yes, yung mastermind, si Kit daw mastermind sa lahat. Alam ko, prank daw to. Prank kayo. Kasi netap daw to ni Master Kit para daw madagdagan yung subscribers niya and watch. Hindi ko, napanood ko lang ito dito sa cellphone ko. Hindi, sa ni Idol Rafi. Nag-react lang ako, guys. 50-50 daw. Yung, yan, sikat ngayon, guys. 50-50.
Kasi kung 50% na yung didepensahan siya ni Mang Jun at 50% na sasabihin niya ang totoo kay Mang Bena na yung babae nga na maganda na nireto ni Mang Jun kay Master Kit. Bakit naman kasi may babae? Tuloy, nagkagulo. Dahil daw doon pala. Kasi sa magagandang fan, hindi naman natin alam, diba? Hindi ko alam kung totoo yun, pero malalaman natin yan sa part 4, guys.